Si Henry Yuson alias Romel ang umaming bumaril kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe noong December 22. Sumuko raw ito sa Army Brigade pero inaresto dahil may standing warrant of arrest sa kasong rape. Umamin si Yuson na siya ang bumaril kay Batocabe sabay turo sa sabi niya ay nag-utos sa kanila. Ayon sa pulisya, kinuna na ng pahayag si Yuson sa harap ng abogado niya mula sa Public Attorney's Office. Kung gusto kong magturi po sa pamilya ng Batocabe ko, napagutusan lang na bayaran lang po ako ng na ipapatay si Congressman Rodel Batocabe ni Awin Mayor Pando. Ayon kay Yuson, ang mga suspect na sina Christopher Cabrera Naval alias Tuping at si Danilo Muelya alias Manoy Dan ang kausap ni Daraga Mayor Carlwin Baldo. Si Tuping daw ang nagpasok sa kanya para magtrabaho kay Mayor Baldo. Silang tatlo po si Tuping at saka si Manoy Dan, si Muelya. Sila po ang nag-uusap palagi na ipapatay si Mayor, si Congressman Rodel Batocabe. Ang gusto ni Mayor Awin Pando na siya ang permanente makaupo sa daraga. Pinili raw niya lumutang at magsalita matapos siyang onsihin sa bayaran. Wala po akong nakuha kahit piso na dahil inudas rin po ako ng kasama ko si Tupeng. Kinuha niya po yung bayan. Yun po ang grabing pagsisisi ko na nagawa ko po sa pamilya nila na tinrenor po ako nila. With the arrest of the main gunman, this will further tighten the noose around the necks of the rest of the suspects. We will not rest until all of them are thrown to rot in jails to the rest of their lives. Hawak na rin ng pulisya ang isa pang suspect na si Jaywin Babor, dating Army. Si Babor ang sinasabing nagmaneho ng motorsiklong gamit nang tumakas ang mga suspect. Hawak na rin ng pulisya si Emmanuel Judavar na itinuturing na testigo sa ngayon. Kasama raw ito sa pagplano pero di nakasama sa pagpatay kay Batocabe. Laging naririnig ko, kulang siya sa budget sa kandidatura niya ngayong 2019. Kasi ang sabi dito sa Draga, pag wala kang 60 million pataas, hindi ka mananalo kahit mabango ka sa tao. Ngayon, ang kinakatakot niya, si Congressman Batocabe, talo siya sa pera. Naniniwala naman ang anak ni Congressman Rodel Batocabe na si Attorney Justin na matibay ang pinangahawakang ebidensya ng PNP. Paano sila naging persons of interest? Sila po ay na-capture sa CCTV o sa mga picture ng mga staff ng Ako Bicol Party List as there during the scene of the crime. Pareho sila sa material points, pareho sila sa itinuturo. Itinanggi na ni Mayor Baldo ang akusasyon at sinabing ginagamit lang daw siyang scapegoat. Ipinag-utos na ng DILG sa Philippine National Police na ilagay sa heightened alert ang status ng pambansang pulisya kasunod ng nangyari para ma-monitor at maabatan daw ang iba pang posibleng election-related violence. Pero hinikayat na rin ng DILG ang lahat ng politiko o kandidatong tatakbo na ipagbigay alam agad sa pulisya kung meron silang natatanggap na banta sa kanilang buhay at seguridad. Inihahanda na ng DILG ang mga administrative case na isasampa kay Mayor Baldo na wala raw violent history at wala rin daw sa narco list ng PDEA.